Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pangalan po ng nag-iisang Diyos, ang mapagpala at ang mahabagin, ang pagpupuri po ay sa nag-iisang Diyos lamang. Ang Diyos nating lahat, Muslim, Kristiyano, Hudyo, Buddhist, Hindu, isa lang po ang ating tagapaglikha. At ang ating pong salmo na ibigay ang awa at kapayapaan sa lahat ng mga propeta. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, isa pong makasaysayang umaga uli. At tayo po ay pinagpala na ang atin pong issue ngayon ay pinag-uusapan. Ito po ay tagumpay ng aming komite. Ito pong komite namin ng public information and mass media. Ito po ang nais namin mapalawak ang issue nito. Hindi po para hindi po kasi kami huwes. Hindi kami judge. Hindi din po kami nagsasabi kung sino ang guilty. Wala po kaming karapatan na magsabi nun. Nandito po tayo lahat para makalinang tayo ng mga batas na makakatulong sa ating bansa. At makapagbigay din po tayo ng mga bagong masasabi nating kung ano yung mga obsolete ng mga codes and ano din, eh mapalitan. Hindi po ito isang bagay para mag-clash tayo. Hindi po ganun. Tayo po ay nandito lahat para makatulong sa bayan. At ang bawat paglalakad po dito ay napakahalaga. Ang lahat po dito may karapatan. Kaya po sa ating ikatlong pagdinig ng komiteng ito, opisyal na po nating binubuksan ang ating pampublikong pagdinig. This public hearing is hereby called to order. Nais po nating ipakilala ang ating pagdating niya, ang nagpatawag po ng hearing na to, ang atin pong mahal na Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada, pababa na po siya. Habang wala siya, ay atin po munang kilalanin ang ating mga bisita. At ito po ay ipakikilala ng ating Committee Secretary, Binibining Bernardine Mahinay. Magandang umaga sa ating lahat. Our guests this morning from the Department of Justice, we have State Counsel Nancy G. Lozano. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Marie Catherine Nolasco Eliascas, Chief of the Public Corruption Division. We have Attorney Zulaika Marie Conales, Senior Investigator, and also the Chief of the Behavioral Science Division, Ms. Robelyn Lumampau. For the GMA Network, we have Attorney Fidel Asuncion, Labor Relations Manager, and Attorney Angelo Jocno, Litigation and Special Projects Lawyer. Joining us virtually, Mr. Chair, we have Mr. Sandro Mulac, together with his legal counsel, Attorney Jarina Quintanilla Raz, who will also join us virtually. But at present, we have Mr. Nino Mulac and Counsel Attorney Andrea Paula Herrera Lim. Also with us, physically present, are Mr. Jojo Nones, Mr. Richard Cruz, together with their legal counsel, Attorney Maggie Abraham Garduque, and Attorney Adonai Jan Aslarona. We also have with us physically Mr. Gerald Santos and his legal counsel, Attorney Ferdinand Topacio. Sir. Maraming salamat po, Binibining Mahinay. Gusto ko pong simulan ito ng tanong sa aming kaibigan, Mr. Nino Mulac. Kamusta po kayo? Your Honor, I'm doing well. And I'm also happy na medyo nakagaan-gaano ng loob ko nung magmula nung na-file na namin yung case kanina umaga po. Ah, okay. Kanina pong umaga, nakapag-file na po kayo ng case? Yes po. Opo. Galing po kayo sa... Galing po kami sa DOJ. Ngayon? Yes po. Opo. Tatanungin ko lang po ang legal counsel po ninyo, ha? Yes po. Ma'am, hanggang saan po pwede nating pag-usapan? Nakapag-file na pala po kayo?
Mr. Senator. Sandali lang po, kilalalin lang po natin ang aming Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. Senator, magandang umaga po. Morning. One minute mo lang po, suspension. Okay, ma'am. Sorry po, ma'am. Pakituloy po. Ma'am, hanggang saan po ang pwede natin pag-usapan? Yes, Mr. Senator, can I defer to Attorney Sharina Raz, attending online? Sige po. At, magandang umaga po. Ako po si Attorney Sharina Raz. Abogado po ni Sandra Mulak. Kasama ko siya ngayon at totoo po, nag-file na po kami this morning. And, as to hanggang saan po, pwede po natin pag-usapan kung ano po yung isinampa namin ng criminal charges. Pero po sa mismong mga nitty-gritty details po, huwag po muna kasi po hindi pa po natatanggap ng kabilang kampo yung aming complaint. So, ayun po. Maraming salamat po, Senator Jinggoy. NBI, Attorney Laika. Nag-submit na ba ng affidavit si Attorney Annette? Good morning, yes, Your Honor. Morning. Yes, Your Honor. Can I have a copy? Can we have a copy? The Bureau will provide a copy of the case folder, Your Honor. Right now? From. So we can read it. May I refer to my chief, Your Honor? Sige po, ma'am. Ma'am, Attorney Marie Catherine R. Nolasco Ilescas. Ma'am, apo. Good morning, Your Honors. Yun pong statement ni Ms. Annette Gozon is part of the evidence po na sinubmit po namin kanina sa DOJ. Siguro po in confidence po, we could share it with you. Because the affidavit will... our questions will be based on the affidavit submitted by Attorney Annette. With due respect po, Your Honor, hindi pa nga po namin na-provide yung kabilang partido ng kopya po ng buong final po namin, including the evidence. Kaya sa katunayan, meron pa po kaming iniintay na certification from DOJ para ma-officially accept nila po yung aming final na kaso po. Present dito. Both of them are present, Your Honor, as well as the counsel attorney Maggie Abraham Gorduque, Your Honor. Your Honor, we confirm that we have not received any copy yet because they have just filed the complaint today, Your Honor. And under the rules, Your Honor, they should provide us the copy through the Department of Justice, Your Honor, of the copy of the complaint. We have to read it first, assess all the evidence and all the allegations so that we can answer accordingly, Your Honor. And also with due respect to this honorable committee, Your Honor, Mr. Chair, under the a landmark case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, Your Honor, since the jurisdiction now of the case is before the Department of Justice. And I think that a representative of the Department of Justice is present today. May we know, Your Honor, if we are allowed to tell in details anything about this case, Your Honor, because this would be tantamount to, there would be conflicting judgment in case we would investigate it now. Salamat po, Attorney Maggie Abraham Gorduque. Ma'am, Attorney Nancy G. Luzano, meron pong tanong. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Sir, with due respect po also, maybe request po for the DOJ to first officially receive the case because we know that the case was filed this morning, but it was received by our docket section. So it will be coursed through or it will be assigned to a specific prosecutor. So right now po, insofar as to the evidence and documents submitted to the DOJ, we cannot
provide yet this committee those documents because we do not want to yes sir, but like the as what the NBI said po, we can give it to you but on confidential or in confidence po, just to help the committee to assess what would be the course of action to be taken in so far as to strengthen our laws on sexual harassment cases po. But right now po, we cannot provide po those documents po. Thank you, all right. I heard that Mr. Gerard Santos is here. Can we just dispose of him right away? Apo. Heading to Sandro Mulak and... Apo, kasama po natin ngayon, Senator, si Mr. Gerard Santos. Yes, po. Kasama po ang ating si Attorney Ferdinand Topacio. Okay. Good morning po, I heard that, Your Honors. Po. Only in Facebook, huh? I heard your rants in... I read your rants in Facebook. Yes, po. What happened? This happened 2005, am I correct? Yes, po. You're only 15 years old? Yes, po, oh. Your Honor. Yes, 2005 po nangyari. And nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan. Dahil po noong time na yon ay... Hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And you should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. Ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay well, gusto po namin mag-pursue ng legal action. But yung nakausap po naming lawyer at that time, parang tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint with GMA, correct? Yes, po. In 5 years after? Yes, po. Did the GMA 7 take action on it? Wala pong clear na resolution po na nakarating po sa amin. I have my copy here. Opo, suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. Pati po ako inulis po nila. Hindi siya na nakabalik. I will not mention the name already because you know his name, of course. Yes po. What I'm saying is that GMA7 took action on it. Took action on your complaint. Diba you wrote to Avit? Yes po, correct. And Attorney Felipe Gozon po. Attorney Gozon, Felipe Gozon. Oh, inaction na lahat. Terminate yung services nung musical director. Correct? Yes po. Ang nangyari nga lang po ay kasi po yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na kumbaga naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Yun po yung nangyari po, Your Honor. O, diba? Umingi ka rin ng release, diba? Umingi ka ng release sa GMA, correct? Release po sa GMA Artist Center, yes. At that, yes, time. But yes, we wanted po na maging under the GMA itself. I have a copy here of determination, the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Wilma Galvante. Oh. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. You want hindi to, po talaga. You want me to provide a copy? You want me to provide a copy? Ayan, oh. So, sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA 7? Nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na-receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yun ang sinasabi mo, banned ka na raw sa GMA 7. Is that correct? Hindi po. I'm banned po sa entertainment department po. Dahil po yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin.
kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. Hindi, but pero, sa ano po, sa news, sa mga news departments po, sa mga game shows, ay nakakapag-guest po ako. Pero but, hindi ka ano totally banned doon sa network, di ba? Yes po, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bali, ayun po, nilinaw ko din po naman yun sa, doon po sa nilabas ko pong video. So, what do you want to, ba't ka pumunta rito sa Senate? Yun po, Your Honors, actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape, you know. How did you say it's rape? Handa po akong inikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay para magkaroon po ako ng lakas ng loob para po may masabi po ito, itong story ko po. For 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko. Dahil hihiyang nga po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun, dahil nung dinunog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nilalabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin. Wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon and may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even yung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatayan na nga po ng lolo ko dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan. Kasi hindi po ako nabigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Okay, DOJ? What are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period sa rape? Sir, yes. Ilan taon? I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po mas matagal po yung prescriptive period niya. But for grave offenses po, it's 20 years na pwede pa siyang mag... Are you contemplating... I'll check po the exact years. So, Mr. Santos, are you contemplating of filing charges against yes, the musical director? Yes po, Your Honor. Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po itong... Kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya, Your Honor, ako po ay naminiplod po sa inyo. Tawag niyo po ako kasi... Ako na po nitong... Tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung... No, that's why we are... Yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po sa GMA. Alos, gumatang po kami talagang nabuhang kayo ko.
kami po ng manager ko, nandito po yung manager ko, si Kuya Ko. That's why we are here investigating in aid of legislation. Kasi I've heard, being members of Showbiz, together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s. That's why we're going to submit, maybe the committee of Senator Robin is going to submit a committee report with regard para matigil na itong sexual harassment within the movie industry. This has been going on since early 90s. Opo, yun po nung nangyari. Hindi lang lalaki, ha? Pati babae. Pati babae, hindi lang lalaki. Yun po, sobrang bumapang po kami. And nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually nung sinasabi kong marami pong beses na gusto kong sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi kaya rin po yung buhay ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatagod yung family ko na nasigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang career mo ngayon? Sa ngayon po, wala po akong... Umalis ka sa GMA7. Di ba lumipad ka sa TV5? TV5 po, pero... You were asking for a release from GMA7, correct? Yes po. Oh. Yes po, Your Honor. You transferred to TV5? Yes po. Oh, what happened there? Binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-show sa weekly show din po nila. Pero eventually, hindi naman po nag-prosper yung shows at na nawala din po ako. Wala rin nangyari? Yes po. At ayun po, napapasok na po ako sa teatro. At thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second wind po nung karir ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon lang po talaga nabuhay lang uli yung confidence ko na halos na nasira na po eh. Parang in-revent na po ang ano ko, yung opportunities ko po, yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas. And thankfully po, nabigyan po ng opportunity sa international stage. Very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you, Attorney Tipasio. Salamat nga po ako sa aking kaibigan po si Attorney Tipasio. We will not prevent you from filing a rape case against your accuser, against your, musical director. We will not prevent you. That is your prerogative. You seek advice from your lawyer. Si attorney po ay talagang binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at siya po ay legal counsel ko for now, but after this po ay talagang ako po ay kailangan ko pong humanap po ng aking legal counsel for the case po. At sana po ay matulungan niyo po ako, Senator Jinggoy and Senator Robin. Ako po ay nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay natatakot po dahil na-prevent po nila yung aking progress ng career po dito sa Pilipinas. Ngayon po kung magsasalita po ako, hindi ko po alam po ano pong kaya pa po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. Diba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then, may sulat eh. May sulat ka eh. Signed by your lawyer. Release lang po. Correct. Your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. Oh. And we wanted po na sa GMA Network itself kasi po ay talagang actually, kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and po silang action na ginawa po. Sila po yung nagsasabi nun na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, marilis po ako sa GMA Artist Center at maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po yung aking estado po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magparilis eh. Oh. Sa Artist Center po, sir.
Di ba yun ang bubuhay, yun ang nag-build up sa mga artista, yung artist center? Po, pero may mga artists po na under GMA Network itself po. So nagpapa-release ka sa artist center? Po, yun po sa artist management nila. Pero pwede pong under GMA Network ka po at that time. Sinisimo po, unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Ooh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Hmm. Basta ang pagkakaalam ko, ikaw ang gustong umalis sa GMA Artist Center, basta inaksyon na ng GMA nung yung reklamo mo, tinanggal yung musical director because of charge mo na you were sexually harassed. Yes po, pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po, and sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA Network maging under po ako. What did they say? Wala po silang sinabi, basta ni-release na lang po nila ako. Anyway, may you have your lawyer there beside you. You can seek advice from your lawyer if you want to file a rape case against the musical director. That's your call, that's your prerogative. Yes po, Your okay. Honor. Salamat po. Thank you, Mr. Santos. Salamat po. Where is Mr. Mulak? Sandro Mulak. He's here, Your Honor. Yes po, Your Honor. Can the COMSEC administer the oath? Yes, Mr. Chair. For Mr. Sandro Mulak. Stand up. Can please stand and raise your right hand. Patangkad to, hindi kita mukha. Kasi. Right. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes po. 23. Okay, thank you. You may sit down. Oh, Mr. Sandro. Yes po, Your Honor. Gusto mo ba i-narrate lahat yung ginawa sa'yo? Hindi kasi po. Nababasa lang namin sa Facebook. Yes po, hindi pa po ako ready to get into details po, Your Honor, kasi hindi pa po na babasa nung kabilang kampo po yung reklamo po namin. Nahihirapan po ako ikwento po yung buong details po. Okay, kilala mo yung dalawa? Si Jojo Nones and Richard Cruz? Si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yun si Richard? Yes po. During? Nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. Ano? Nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. Doon mo lang nakilala ni Richard? Yes po. Okay, tell this committee. Who texted first? Si Jojo Nones po. What did he text you? Yung una po niya text sa akin. Nag-text po siya sa akin ng 3:59 a.m. 3:59 a.m? Yes po. Tapos 4 madaling araw? Yes po. Oh, what did he text you? I have the copy po on my phone. You read it. Okay po. Mr. Jojo Nones, ikaw una nag-text. Hindi naman po namin dininay na kami po ang unang, ako po ang unang nag-text. It's answerable by yes or no? Yes po, Your Honor. Alright. Tuloy mo, Sandro. Nag-message po siya sa akin ng 3:59 a.m. Sabi po niya sa akin, "So you kanina, didn't get to say hi. Nakauwi ka na ba?" Nag-reply po ako. Sabi ko po, "Sir Jojo, sorry po. Di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon po, Sir Jojo." Tapos nag-reply po siya sa akin, "Enjoy still partying. Sino kasama mo?" Then nag-reply po ako. Sabi po niya, sabi ko po, kumakain lang po right now. Kasama ko po friends ko, sila Miss Nate and Elijah po. Then sabi niya,
be safe. Then sabi ko po, thank you po Sir Jojo. Hope to work and see you soon po. Sabi niya, nabitin ako sa inom. Napasabi rin po ako na ako nga din po eh. Then nag-reply po siya sa akin na, yes soon, ikas kita. Nagdidirect ako now. Wait. Stop there. Do you have the power to cast, Mr. Nones? In GMA po, wala po, Your Honor. The casting. Bakit mo tinetext si Sandro that ikakasting mo siya? In a general, you do not have any power to do so. In a general sense po, I'm talking about as nagdidirect po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if yes, I ask permission ka. Do you have the power? Halimbawa, o Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your Honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpo-produce. No, we're talking about GMA. It's a GMA po wala, power? Your Honor. At why did you text Mr. Mulag? Ang context ko po doon, in a general po sense, Your Honor, as a director that can do projects outside GMA too, in streaming. Kasi ngayon po, uso po na as directors or content creators, we really do projects everywhere po. We have streaming projects, we have ganun po. So continue, Sandro. Yes po, Your Honor. Continue. Okay po. Continue. Sabi niya, so after po nung yes soon, ikas kita, nagdidirect ako now. Sabi ko po, wow sir, looking forward to that po. Then sabi niya, oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Then sabi ko po, saan po kayo sir? Sabi po niya, Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott. Sabi ko po, sino-sino po kayo sir? Haha. Sabi po niya, just me. Tapos hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto. Kaya hindi po ako... So you were sensing something? Hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng, at the time. Yeah, nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm alone. Opo. Nagduda ka, ha? Yes po. Nagdalawang isip ka? Hindi ko naman po siya... Kaya hindi ka nag-text, tama? Yes po, hindi naman po ako nag-iisip na masama ka sa kanya kasi boss ko po siya sa, treat ko po sa kanya is boss. Okay, and then afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding text? Then, after 37 minutes po, 4:37 a.m., nag-message po siya sa akin ulit. Sabi po niya, haha, just kidding, kasama ko drama peeps, but we're wrapping up in a bit. Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, need ko mag-PR po sa nila, makisama po. Siyempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, nag-reply po ako ng, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi, we're wrapping up in a bit. So sabi ko, okay, saglit lang ako din. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Yun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka? Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung Belmont room number. Sabi niya po, Ox, Belmont 7008. Yun po. When you entered the room, who did you see? Sila pong dalawa. What were they doing? Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap nung kabila yung reklamo po namin. No, kasi, no, you tell us. We ought to know. So nakita ko po silang dalawa, si Richard Cruz po, lasing na. Bali, ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo, in-offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine? Yes po. Richard Cruz, what was he doing at the time? Lasing po. Nakahiga. Lasing? Yes po. Nakahiga? Nakahiga po siya nung una ko pong nakita, pero pinakilala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Okay. Sa akin. When
When Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Opo. Huh? Yes, what else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Eh, sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Ay, hindi. Dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, dapat po mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. And also po, medyo natitrigger pa po si Sandro, although nilakasan niyo po talaga yung loob niya na magpakita ko today, pwede po siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretso na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba nang ahaba ito. You're wasting our time here, eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Magsasalita ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa... Sa layunin. Yes, yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, your honor. Okay. So yeah, leave. Okay, mga pasensya na po. Meron po tayong motion para mag-executive session. Yung mga hindi po partido muna, maiwan lang muna po sila Mr. Nino Mulak, council nila, pati po NBI, pwede muna po lumabas. Total, alam naman nyo yan, pero pwede na rin po kayong lumabas. Opo, pwede na po, pwede. Kami lang muna po, muna. Pati po, kami lang muna po. Opo, opo. Mamaya po, may sarili din po tayo. Opo. Okay lang po, kami lang muna po. Opo. Na higpitan pa po itong mga ganito in accordance with law sapagkat may mechanism na po doon sa 7877 ng complaint mechanism, maluwag pong masyado at ang nangyayari, binabaliktad pa. Can you imagine? I was just the messenger. They shot the messenger. Dinimanda nila ako. Nagdemandahan kami. Nag-areglo lang kami at pinatawad ko ng mga kapwa-abogado ko. I had to sue your vice president din, your legal din. Kasi ako na nga nagreklamo, tinulungan ko na nga yung bata. Ako pang masama, sinisira ko daw yung reputasyon ng GMA 7. Hindi po dapat ganoon ang attitude, Mr. Chair. Thank you. Okay po. At maraming salamat po, Attorney Ferdinand Tupacio. Attorney Angelo Diokno. Opo. Thank you, Mr. Chair. Dito lang po. Yes, Mr. Chair. I'd just like to thank the Attorney Tupacio for the unsolicited lecture regarding the matter. But again, we'd like to reiterate that GMA has had a policy against sexual harassment. And we have been strict about it. Again, we have never covered up any incident of sexual harassment. Maybe there was just a problem regarding the reporting. There are different channels in the manner of reporting sexual harassment. Like what Mr. Gerard Santos did, he elevated it immediately to the president, to the COO. In fact, GMA has... a box there that you could just put there your complaint and the COO, the president, will read it. So there are different avenues for GMA. If they say that the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR, or to office of the president. So there are different avenues, Mr. Chair. So there is, again, I'd like to reiterate, I just like to counter the impression that Attorney Tupacio is creating, is conveying to the public that GMA has a policy on cover-up. And legal is very active on the matter. We do not encourage any form of cover-up. Okay. In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file an administrative case against them, Your Honor. We're very active on that. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Attorney Angelo Diokno. Sir Nino Mulak. Your Honor, I'd just like to ask from GMA, no? Kung ano po nangyari din sa decision, kasi nag-file po kami ng
HR complaint, and the GMA has already received the HR complaint, and they said they will do their own investigation. So, yun nga, ang parang so far yung they placed them under a preventive suspension. But is there already a decision from the regarding the investigation? Okay. Sir Attorney Angelo Diokno, ano pong development doon po sa investigation po niya? Yes, Mr. Chair, regarding that matter, while we are not the members of the investigating committee, we'd like to confirm that the investigation is ongoing. I believe the two alleged perpetrators here have already submitted their answer. I'm not sure if the camp of Mr. Nino Mulak submitted additional evidence based on the findings of the NBI. That's why I think there is a supplemental NTE. And then after that, the investigation committee has 30 days to resolve the matter. And Attorney Annette, Mr. Chair, has undertaken to furnish a copy to the committee of the resolution. So rest assured, Mr. Nino Mulak, that there will be a resolution regarding the matter. Currently, they are under preventive suspension. Okay, Sir Nino, so malinaw na inantay din yun nila yung sa NBI, so may 30 days. Apo. Thank you, Sir Luter. Salamat po, Sir Nino Mulak. Ma'am, Attorney Maggie Abraham Garduque. Ma'am? Yes, Your Honor, please. Thank you very much, Mr. Chair, for allowing me the opportunity to speak, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, my only statement is that with due respect, Mr. Chair, I would like this Honorable Committee to look into the case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, Your Honor, with respect to the jurisdiction when a case is already filed, Your Honor. With due respect, just look into it, that the moment a case is already filed, especially in this case, that it is already within the jurisdiction of the Department of Justice, so that there would not be any conflicting judgments and we do not violate the exclusive domain of jurisdiction, Your Honor. We let the Department of Justice investigate and do the preliminary investigation that matter, Your Honor, Mr. Chair. Likewise, Your Honor, in the case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, it was stated there the power of contempt of the Senate, Your Honor, where there is a period wherein how long does the detention in under contempt a person will be detained, Your Honor. That's all, Mr. Witt. Maraming salamat po, Attorney Maggie Abraham Garduque. Marami na pong mga ganyang naging usapin dito sa pagdinig po ng Senado. Maraming salamat po at nasa record po ang inyong sinabi. Thank you very much, Mr. Chair. Okay. Gusto ko lang pong kamustahin si Richard Cruz. Mr. Richard Cruz, kamusta po kayo? Na-high blood daw po kayo? Ay, hindi po. Nagkaroon po ako ng gastrointestinal bleeding. Yes po. Sir Richard, hindi po kami husgado, ha? Huwag po kayong masyadong ma-stress o ano lang po ito. Kailangan lang po tayo makagawa ng mga batas. At kayo po ay nakakatulong dito sa mga ganap na to. At ano po kayo? Relax lang. Ano po ito? Para po to sa bayan. Yun na lang po ang isipin ninyo. Nakakatulong tayo sa bayan. Opo. May gusto po kayong sabihin? May gusto po kayo? Sandali lang, Gerard. May gusto po ba kayong sabihin, Sir Richard? Wala na po. Opo. Okay, Sir Gerard. Mr. Chairman, gusto ko Sir Santos, magsalamat po sa Senate Committee po sa pagkakataon pong ito. At ayun po kanina po, isa rin po sa mga dahilan kung bakit din po ako nandito. Ayun, na-invite po ako, salamat po. At gusto ko pong mag-shed light and mukasan din tayong stigma dito po sa ganito pong mga kaso. Kasi po talagang, yun nga, nabanggit nga ni Sandro, talagang nakahiya po talaga na magsalita about yung mga ganitong klaseng cases. Kaya po ako, inabit nga po ako ng 5 years bukod sa, yun nga po, wala po akong pedigree. Ako po ay baguhan nun po sa showbiz. So wala po talaga akong lakas ng loob para magsalita. So ako po gusto ko pong magsilbing example po sa lahat na huwag po silang matakot ngayon dahil ngayon po may boses na po ang lahat ng tao. Ayun po at ayun po sa on the part naman po ng GMA ay yun po magkaroon po ng safeguard pa. Mas magkaroon po ng mga policies na talagang para mas maprotektahan po at lalo na po sa mid-level dahil po pwede po talagang balikan kapag may nireklamo ka po
yung nagplamo niya po, yung mga kasamahan niya po dyan, yung mga kaibigan niya, ay talagang ano ka rin po, pabalikan ka rin po nila. So, yun po. Sana po may makreate din po na policy and ano po sa ganun po. Again po, maraming salamat po, Senator Robin. Salamat po sa pagkakataon pong ito. Isang tanong lang po sa GMA. Boss, si Mr. Gerald, nawalan daw ng trabaho sa GMA. Pwede ba natin bigyan ng trabaho? Eh, alam kong hindi naman yung decision yan, pero pwede bang ano naman? Mr. Chair, yun nga yung sasabihin ko, we don't have a say on the matter, pero baka napanood naman ng mga boss yung statement niyo, Mr. Chair. Tingnan natin, Mr. Chair. Maraming salamat po. Isang tanong na lang po ako, kasi Ma'am Attorney Nancy G. Lozano, lagi pong nababanggit na meron tayong mga batas at meron tayong mga code na talagang hindi na kapakinabang ngayon. Katulad daw po ng ating revised penal code. Naniniwala po ba kayo na obsolete na ito? Sir, yes po. Actually po, since 2011, the Department of Justice has been doing activities or initiatives to revise and update the revised penal code. So the DOJ created a criminal code committee in as early as 2013, I think. And then in 2014, we come up with a revised or parang in-overhaul niya po yung revised penal code by incorporating yung mga bagong laws. So there was a bill filed at the House of Representatives in 2011 and I think in 2017 po. And dito naman po sa Senate, meron pong na-file in 2016. It was filed by then Senator De Lima. But because there were two, yung version po ng sa House and sa Senate, magkaibang magkaiba. So right now po, the DOJ has created again or ni-revive po yung committee to consolidate po yung dalawang bill para po when we filed it sa House tsaka sa Senate po, maayos na siya and also ma-update na rin ulit because from 2014, 2017, and 2023 po, so marami na pong kailangan i-update. So yun pong ginagawa po ng DOJ. Thank you po. Ma'am, napakahalaga po kasi nito. Tama po kayo, no? Kasi dito nakabase tayo eh. Ang batas natin dito nakabase. So makipag-coordinate po kami sa inyo. Sana, inshallah, hopefully, dito po sa ating panahon, mabago na po natin to, inshallah. Yes po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Kung wala na pong magsasalita, pwede na po tayo sigurong mamahinay. Meron lang akong advice kasi maraming tumatawag sa atin na ang sinasabi, bakit daw natin parang pinag-iinitan ang Chelsea 7? Hindi po nangyayari yun. Wala po kaming pinag-iinitan dito sa Senado. Opo, at katunayan, kanina pa po naririnig nyo naman nyo si Senator Jinggoy na lagi niyang sinasabi na umaaksyon ang GMA 7. At bakit daw nawala yung Channel 2? Bakit daw hindi na raw natin tinawag? Eh meron naman daw din kaso naman din daw sa Channel 2 na yung po kasing kaso na Gretchen Pulido na nasa ano na po yun, nasa court. Kaya mas minatamis po natin, nakausap po natin si Attorney Lorna Kapunan na pinag-usapan po namin talaga na huwag na muna pag-usapan dito. Okay, meron pa pong isa, yung sa Channel 5, na sinasabi nila na ito daw po ay pinag-usapan na sa programa ni Senator Rafi Tulfo. Pero tinatanong din po ng tao, ba't hindi natin tinapatawag dito? Kaya po sana, Ma'am Miss Bernadine Mahinay, kung meron po tayong paraan na mapatawag din yung TV5, tsaka yung sinasabing biktima, makipagtulungan po tayo sa office ni Senator Rafi Tulfo. Inuulit ko po, mga mahal kong kababayan na nanonood at nandito, hindi po kami korte. Wala po kaming magsabi kung sino ang guilty dito.
kami po nandito para gumawa ng batas, para tanungin po ang mga taong nandito, ang ating mga resource speaker, kung ano po ang pwede nilang ma-contribute sa atin. At mula po sa kanilang contribution, tayo po ay gagawa ng mga batas. Kung ngayon man po ay nakasaksi po kayo ng meron pong na-contempt, hindi po ibig sabihin na guilty na po si Mr. Jojo Nunes. Nagkataon lang po na sa amin pong aid of legislation, meron po siyang ayaw sagutin. Pero kapag yan po ay nasagot na niya, eh, sigurado naman po ako na magkakaroon muli ng motion na siya ay palabasin o tanggalin ang kanyang contempt. Kaya mga kababayan, huwag po tayo masyado mapaghusga dito sa usapin na ito dahil hindi po ito husgado. Ang mga nandito po ay pumutulong uli si Sir Nino Mulak, si Sir Sandro, ang NBI, ang si Attorney Tupacio, si Gerald, si Mr. Jojo Nunes, si Mr. Richard Cruz, ang GMA, representative ng GMA, ang DOJ, wala po ditong nagsasabi na meron ng may kasalanan. Opo, ito po, lahat nito para makagawa po tayo ng batas. At katulad po ng sinabi ni Ma'am Nancy Luzano, meron na po tayo mga obsolete na mga codes at mga batas na kailangan na po nating ayusin. Yung lamang po, maraming salamat po. Suspendido muna po ang pagdinig na to. Mabuhay po kayo.